At sa muli niyang pag-upo bilang gobernadora, tuluyan na nga bang isasantabi ni Ate V ang pag-artista? After 7 years, 7 taon nakagawa ako ng pelikula In My Life. Tinira nga sa akin yun, showbiz, hindi... Servisyo. Parang gano'n. Kung napakalaki po ng utang na loob ko sa mga Batanggenyo sa tiwalang ibinibigay nyo sa akin, at ibinabalik ko naman po ito. Being an artist will always be in my heart. Hindi mawawala sa inyo. Hindi. Balibalik na rin man ako nandito po sa pagkatao ko dahil iyan po ay parte ng buhay ko. At kung saan man ako nandun ngayon, utang na loob ko po yan sa show business. Yes. Napansin ko lang, Rufa, kanina habang umaandar ang ating VTR, tutok na tutok ka kay Governor Vilma. Nako, I love Ate V. Talagang grabe. I mean, the way she speaks, talagang may wisdom talaga. She's magnanimous in victory. Hindi niya sinisiraan yung mga kalaban niya. Humble. Marami ka matutunan sa kanya. So, mabuhay ka, Ate V. I love you. And Dal? Siyempre, hindi lang siya star for all seasons, politician for all seasons. And Mo. Dapat siya tumakbo. Isa pa si Mo kanina, nakatutok din talaga. Hindi, kasi I'm young. Young enough and I'm old enough to both appreciate Vilma's contribution to the industry of showbiz and now her contribution to the country. No, yung mga younger generation of Pinoy na maybe they are not familiar with her work as an actress are now very familiar with her work as a politician. Saka ang dami nating kilalang personalidad, politiko na magagaling magsalita. That's right. Sobra, tama ang diin, tama ang sinasabi, tama ang mga grammar. Pero iilan lamang ng katulad ni Governor Vilma na kapag nagsalita, puso yung ginagamit. Okay. Diba? So, have you watched any of her movies, Mo? Nung high school ako, even in the younger years, yes, I watched them. And alam ko naman yung rivalry niya with, of course, Nora. Pero again, now, I know her more now as the great governor. Sino mas gusto mo nun? Si Governor Vilma? Vilma o si Nora? Ay, Vilma ho. Aha. Vilma na tayo lahat. Tatatakan ka na ng mga bakit ayaw mo kay Guy? Hindi naman sa ayaw kay Tita Guy. No, it's more like just the way she jumped out of the screen to me when I watched the movie. It's just, you know, I just parang crush. Pinag-uusapan natin ngayon ang malaking tagumpay ni Governor Vilma Santos sa pagiging gobernador uli ng Batangas, di ba? Pero mga kapatid, hindi po natin dapat paniwalaan na bago po ginanap ang halalan, naging dekadente po magulo ang kampanya para kay Richard Gomez at kay Lucy Torres Gomez doon naman po sa Ormoc. At ngayon pong matagumpay na si Lucy, kumusta na nga ba ang mag-asawa? Narito po. The most controversial couple of election 2010, Richard Gomez and Lucy Torres, speak about their journey to political triumph. Hi, good afternoon. First of all, congratulations, Goma and Lucy, at nagwagi kayo. Finally! Against all odds. Against all odds, sa Leyte. How do you feel about winning? Feels good to fight a giant and win over them. They've been there for almost 20 years already. Mm-mm. Was this a challenge for the both of you? I'm saying the both of you kasi teamwork to, ha? I mean, you started campaigning in the beginning and then Lucy during the last few days, pumasok na lang, di ba? David against Goliath talaga, Rufa. But kung sinasabi nga nila na it was hard to slay the giant, we studied kung bakit mahirap i-slay yung giant. And then we figured out it was only because they had the money and the machinery. I kept their hopes alive. And hindi ko alam eh. Basta I believed in what I can do and what we can bring to our district. And nakita ng tao yun that we really wanted to bring change and progress. Anong naramdaman mo noon, Goma, when you kept losing and talagang pinipilit nilang i-disqualify ka? We had a strong legal team. And hinanap namin yung ways how to survive that legal battle. And every time magkaroon ng decision, binibigyan pa rin kami ng opportunity to move on. Mm-hmm. Until dumating yung time na we had two options, either we go to the Supreme Court or we choose substitution na si Lucy. So it was really all up to Lucy to accept it or to just leave the campaign behind. Lucy, when you felt that you had to step in for Richard, how did you feel at that moment? Well, it wasn't anymore as much of a shock to me because nung una pa lang na dinisqualify siya, napag-usapan na yung lightly eh. Na worst comes to worst, we may have to do that. But I was hoping and I was praying na it would not have to. Nung sinabi na yun na talaga yung option, may kaso pa na pending, exactly, diba? Yeah. So it simplified everything for me when I remembered why he ran in the first place. Why did he run in the first place? For progress and change, mm-hmm. And then
will I allow that to happen just because the opponent got threatened and had him disqualified, but all of a sudden the people have no choice. Ako naman, going into the battlefield, parang I had nothing to lose. All I wanted was for the people to have a choice. Now, if they choose the opponent, okay, maluwag sa loob ko. But if they choose me, then tatanggapin ko rin yung responsibility. Did it ever cross your mind na wag tanggapin? Or did you ever want to give course. Up? The initial reaction talaga was, no, I don't like. Then, inisip ko rin, I don't want to be 85 one day. And Ormoc is still the same way. Mm-mm. And I look back at this time in my life and say, I regret that I didn't do anything when I had the chance to do something. So. I truly felt Lucy's sincerity to serve her people. But how can someone who's as meek as a lamb let her voice be heard in a den full of lions? You don't have to be a demon yes. para to get the job done. Mm-hmm. But you can, I believe that you can still be decent, you can still do the right thing and get the job done. So I don't have to play the game of the devil just to survive here. Proclaim ka na finally. Oo, no problem. Anong sinabi niyo sa isa't isa? Ay, naiyak talaga kami. Ewan ko kung sa pagod, sa tuwa, or sa relief. Pero parang, for me kasi, it was also a vindication for Richard sa lahat ng pang-aapin na naranasan niya for a whole year and a half. It is truly admirable how this steadfast couple fought for their constituents. Pero ang tanong ng paparazzi, will they still have time for each other now that Lucy is taking on a new challenge as latest congressional representative? Dapat lang talaga meron time. Kailangan talaga. At para naman sa ating mga kapatid na nag-aabang sa pagbabalik ni Lucy sa PO5, ito ang kanyang mensahe para sa inyong lahat. Malalaman na lang natin soon, I hope. We'll have to decide on what to do after the election. Okay. So, siguro baka by next week, alam ko na. Alam mo na, okay. Message sa lahat ng mga taong bumoto para kay Richard Gomez and Lucy Torres Gomez. So, I'd like to thank the people of Ormoc and the 4th District of Leyte for the confidence and trust that you have given me. And I promise to serve you faithfully, honestly, and sincerely. So help me God. Richard? Dun sa lahat ng sumuporta sa amin sa kampanya ito, nagpapasalamat kami sa kumpiyansa na binigay ninyo. And kahit dun sa hindi bumoto sa amin at sumuporta, papakita namin sa inyo na yung servisyo na gagawin ni Lucy para sa district, aabot din sa inyo. Richard and Lucy, a rare combination of strength and grace, of power and humility, of honor and dignity. Celebrities na nalilink sa politiko, iisa-isahin. Hulala time na sa pagbabalik ng paparazzi. At sa extreme close-up, marami pang revelasyon. Willie Revillame, di pa awad sa pagbubunyag. Atin pong pagbabalik mga kapatid dito po sa paparazzi. Nandito na po tayo sa pinakaaabangan at napakainit na segment dito sa ating programa, ang Hulala. At sa pagkakataon pong ito, ang ating mga pahuhulaan ay mga female celebrities na naugnay minsan isang panahon o matagalan ang kanilang pangalan sa mga politiko. At ngayon makakasama natin, June Lalin of course, nandito Ambet Nabus and Ray Pumaloy. Pero bago po magsimula ang hulaan, meron po akong nararamdaman eh. May nag-iirapan dito sa tabi ko. Parang hindi ako komportable. Hindi po magiging maganda at natural ang daloy na ating hulala kung hindi nakikita ng mata sa mata si June Lalin at si DJ Mo. Hoy, ano na ba? Ay, Mima! Bakit ako? June, okay na kayo? Okay na kayo ni DJ Mo? Siya tumawag sa akin ng pig, di ba? Buti nga ikaw, pig lang ang tawag niya. Siya ako, tinawag niya ng Shrek. DJ Mo, it's your turn. Nalimutan ko na to. Ano ba nangyari? Sa dami ng binanatan. Sa dami. Kasi may sinabi si DJ Mo against yung itsura ni Noy. Ano sinabi niya itsura ni Noy? Tungkol yata sa hair niya. Pinintasan niya itsura ni Noy Noy. Tungkol sa hair yata, sabi ko. Ni Senador Noy Noy. Yeah, I think parang hindi nakakomb na maayos. In fairness to Chris, that time naman talaga, siyempre sister ka.